Welcome back to my channel. Today's morning, kakagising ko lang. Lumuta pa. Tapos si Saki, naligo siya. Maaga pa dito. Hindi na ako bumili ng bread kasi may bread pa kami natira kahapon. At ngayon, gumawa ako ng breakfast namin. At anong gagawin ko? Bruschetta. Yun lang, breakfast namin. Bread lang. Bread lang lagi. Alam niyo ba, hindi natuloy yung pag-uwi ko, no? Kaya, magbabalik na lang, magbablog na tayo ulit. Hindi natuloy yung pag-uwi ko kasi yung passport ko, hindi na daw valid. Tapos, mahabang istorya, oy. At, nakabook na kami lahat sa hotel, sa flight, kinansel namin kahapon. Tapos, yung hotels, mag-refund naman siguro sila. Tapos, yung flight, nag-refund sila, pero kinuha nilang mga 150 euro. Parang nag-charge din sila, hindi yung full amount yung binigay sa amin. Kaya parang nananamlay ako ba, kasi sobrang excited ko talaga umuwi kahit na very risigo, yung sa Tagalog, uy? Yung sa Bisaya, very risigo kayo na muuli ba kay COVID, pero very motivated talaga ako na umuwi, no? Kasi miss ko na talaga yung pamilya ko. Kasi before, 3 times a year ako umuwi. Ngayon, mga almost 1.5 years na hindi ako makauwi, kaya sobrang miss ko na talaga sila. At namili na din ako ng mga pasalubong nila. Tapos sobrang excited pa nung anak ng kapatid ko. Ng mga kapatid ko, sobrang excited ba. At tapos, nung tumawag kasi ako dito sa embassy ng Philippines sa Netherlands, sabi ko, pwede, kasi nang dalawang isip ako ba, tapos tinanong ko yung kaibigan ko, hindi pa naman expire yung passport ko, kaya lang hindi na siya valid kasi katanggap ko lang ng Netherlands passport ko. Kaya once daw na mag-Netherlands nationality na ako, hindi na daw valid yung passport ko. Yun. At kailangan ko pang magpa-dual citizen. Kaya, sobrang naano talaga ako ba? Na ano ba yun ang feeling? Parang kahapon na empty ako. So, at pag maisip, miyak talaga ako na miyak kahapon. At hanggang ngayon, kasi ngayon sana yung flight ko. Kahapon, parang empty ako ba, maglakad ako nang wala sarili, parang sira ulo. Tapos si Saki sabi kasi ang laki ng gastos namin ba, kasi nagpa PCR test, nagpa swab test ako, and kagabi natanggap ko yung test, negative naman, thanks God. At sobra talaga, kasi sobrang miss ko na sila ba. Miss na miss ko na talaga yung pamilya ko ba. Tapos, umiyak man ako dito. Tapos kasi namili akong pasalubong, no, sa mapamangkin ko. Tapos sabi ko, yung anak na kapatid ko, yung maliit, yung 2 years old, kasi super bibo niya ba. Pagkita ako yung mga pinamili ko sa kanya, mga karakter, excited siya, tapos gusto niya na suotin. At para ko na kasi sila mga anak ba. Mahal na mahal ko sila. Parang sa akin na galing. Mas mahal ko pa sila kaysa sarili ko. Kaya, noon, kahit very scary yung buwi kasi may corona kanya. Gusto ko talaga buwi. Kagabi hindi ako nakatulog ng maayos din. Kasi nag-isip ako,
Kasi ngayon na sana yung flight ko. At sabi ni sa akin, mag-shopping daw para ma-enjoy ko ba. Sabi niya, natawa na lang ako. Sabi niya, mag-shopping ka para mawala yan sa isip mo. Sabi ko, kahit ano pang bilhin ko, hindi yan mawawala. Kasi hindi naman yan na parang chok lang. Parang ganyan lang, mawawala agad sa isip. Kasi siyempre, madami na kaming plano sa... Madami kayong plano. Ganon gawin ko pag-uwi ko. Tapos, wala lang. Pero, siguro... Hindi pa siguro time na umuwi ako. Kasi sabi ng kapatid ko na baka may ano, may purpose. May purpose si Lord na bakit hindi ka pauwiin kasi delikado ngayon. Ganun. Yun na lang iniisip ko. At yun, nakakasad lang ba kasi super excited ako. Yung mga pinamili ko dito, nandito lahat. Siguro pag okay na tanggapin yung tourist, kasi tourist na ako eh, kasi hindi na valid yung Netherlands, hindi na valid yung Philippine passport ko, kaya tourist na ako. So, mag-apply pa ako ng dual citizenship. At, yun. Pero madali naman siguro dito. Pero pag may tourist na ng flight na tumanggap na ng Pilipinas yung tourist, uwi kagad ako. Ang hirap na ng situation ngayon, no? Ng bagong normal sa atin. Pero, syempre, very thankful pa din kami. Ako, kasi ang importante naman, good health tayong lahat. Yun naman talaga importante, no? Kahit ano pa dyan. Nag-book ako ng hotel instead of 7 days na lang daw. Pina 10 days ko talaga kasi gusto ko para safe ba. Kasi ayoko naman na ako mag-ano sa pamilya ko na hindi safe. Gusto ko na safe talaga. At sabi ko nga sa kapatid ko na ako magpa-quarantine ako. Tapos after 5 days, i-test nila ako. Tapos gusto ko na magpa-test na naman ako uli. Kahit ako lang magbayad para safe talaga ba kung ano. At yun. At kasi kahit basta hindi ka din OFW, ikaw naman talaga lahat ang magbabayad. At hindi naman ako OFW. Kaya lahat na expenses, kami magbabayad. Pero okay lang naman. Basta makauwi lang. Pero siguro, hindi pa time na makauwi ako. Ako na yung toastie ko. Ito yung kakainin namin, no? Breakfast toastie. Tapos, lagyan ko lang siya ng, bumili na lang ako sa supermarket ng panglagay. Hindi na ako nag, kasi normally, ako talaga nag homemade na mga panglagay ko sa toastie ko. Yung mga fresh na, Ngayon, bumili na ako sa Lidl kasi parang hindi ko alam. Parang pag wala ka sa Lidl, parang kapoy na empty. Hindi ko maintindihan yung feeling ko ba. At kagapon. Hindi, wala akong gana kumain. Parang hindi ka gutumin din ba pag ma-stress ka at parang mawala. Hindi ko maintindihan. Ganyan talaga pag hindi mo ma-feel na magutom ka. Wala. Sige lang kung hinuktok kahapon. At, kagabi pagtulog ko, iyak pa rin ako. Pero hindi naman ako masyado nakatulog. Kunti lang tulog ko. Kasi nasa isip ko pa din ba. At, tapos sabi lagi ni Saki, ilitgo muna yan. Kahit malaki pa yung kasi siyempre siya nagbayad ng ticket ko. At hindi pa nakuha yung, yung full amount ng ticket. Tapos napa-PCR test pa ako, 140 euro. Tapos siya din nagbayad, okay lang yun sa kanya.
sabi niya, let go. Very supportive naman talaga si Saki sa akin kahit anong gawin ko sa buhay ko. Kahit sabi, kahit uwi pa ako ng Philippines 4 times a year, okay lang sa kanya. Siya mamiliti sa akin. Walang problema. Ang gusto niya na ma-happy lang ako. Kaya, I'm so happy and thankful na nandyan din siya lagi yung support sa akin na very supportive naman talaga yan siya. Basta, pero, ano din to eh, mawala din to eh. Sa ano lang siguro to, suno, kasi, kamingaw ba? Ano sa Bisaya, kamingaw. So, kasi ano, siyempre, ano, malayo ka sa pamilya mo, tapos ikaw lang mag-isa dito. Tapos, hindi naman lahat na masasabi mo sa yung, and siyempre, yung iba-iba kasi yung nationality na may ng partner ko, si Sanky, iba-iba ng nationality, kaya hindi mo talaga parang ma-express lahat ba, hindi talaga kagaya ng Pinoy ba na ma-express mo talaga sa Bisaya, talaga pinakagahing Bisaya, na Bisaya na ako noon, hindi ako tagal. Kaya sabi ko, babalik na ako sa magbablog ko para may gawin naman ako at malingaw ko ba kasi ayaw ko din na walang ginagawa. Kasi ako kasi yung tao na ano ba, hindi ako makaupo sa isang araw, gusto ko may gawin ako talaga, ganyan. Busy ko talaga yung life ko, lalo na ngayon na nasa bahay lang lagi, walang trabaho. Kaya babalik na ako sa pagbablog ko. At sana, makauwi kami. Pag okay na, pag pwede na mag-tourist visa, i-arrange ko pa yung mga paper ko para mag-apply ako ng dual citizen. Kasi ang hirap din pag hindi ka dual citizen. Every time uwi ka sa Pilipinas, pag mag-overstay ka sa tourist, magbayad ka. So, ayusin pa namin. At ang hirap kasi ngayon mag-ano-ano kasi, baka matagalan kasi COVID pa. Pero, aayusin ko na yung mga requirements ko para maano talaga. Tumulog na yung sipon ko ba? At hindi na naano yung kain namin. At yun. At yun na siguro yung vlog ko today. Na-share ko sa inyo. Kasi alam ko na nag-wait din kayo na makauwi ako sa Pilipinas, naabangan yung vlog ko. And I'm so happy and thankful na makita to yung vlog ko ng mama ko. Iyak yun kasi iyakin yun ba? At sana nag-enjoy kayo sa aking vlog today na sit-down vlog na ni-share ko yung na hindi ako natuloy sa pag-uwi ko kasi part kayo ng life ko, no? Part kayo ng daily life namin ni Saki. At I'm so happy. Yeah. Yun, hindi na tuloy. At yun, in ko na yung vlog ko. At sana nag-enjoy kayo sa aking story. Nag-enjoy na. Bit sad, no? At stay safe, everyone. God bless you all. And see you in my next video. Bye!